Guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit sa Basic GSM. Ngayon po ay may gagawin po tayong bago. Ito po ay tablet po na Huawei T5. Ang model niya po ay ano? Teka. Ang model niya po ay AGS2. Ayan po. Dito po tapat natin. Ayan. AGS2. Ayan po. L09. AGS2 L09 po. Ang kanya pong problema ay nagkakaroon po siya ng guhit sa LCD. Pakita ko po sa inyo. Ayan po. Kung mapapansin nyo po yung guhit niya sa LCD. Ayan po. Ayan, lumalabas na po. Ayan. Ayan po yung mga guhit niya sa LCD. Kung mapapansin nyo po. Ayan. Magpapalit po tayo ngayon ng LCD nito. Ang size po nito ay ano, 10 inches po. Huawei T5 tablet po siya. Ayan, magandang klase po ng tablet din itong Huawei na to. Ayan. Ngayon po, tatanggalin, una pong step natin ay tatanggalin po muna natin yung frame nung LCD sa pagpapalit. Power off lang po muna natin yung tablet. Ayan. Ayan po, kung nakikita nyo po. Nakikita nyo po, ayan. Ang dami po niyang guhit. Opo, halos hindi na siya ganun ka magamit ng maayos dahil habang ginagamit po, lalo pong dumadami yung guhit. Pero pag hindi po siya ginagamit, parang naka-standby lang at binuhay nyo, hindi nyo kagad makikita yung mga guhit niya sa salamin or sa LCD. Ayan po. Ngayon po ay kakalasin po natin siya. Una po natin gagawin, tatanggalin po natin itong framing na to. Ayan, naka-frame po siyang ganyan. Tara, tanggalin na po natin. Gagamit po tayo ng tools na ganito, pang slide. At ito po. At yung iba pa. Ito po. Ayan, para sa pantanggal natin mamaya ng LCD niya. Sa ngayon po, tatanggalin natin yung pinaka-frame lang po. Tatanggalin natin dun sa pinaka-back housing nitong tablet. Tara po, tanggalin na natin. Slide lang po natin dito sa gilid. Ayan po. Ayan. Slide lang po natin siya dyan sa gilid. Ayan. Ayan. Hanggang dito po sa kabila. Hanggang sa bumukas na po siya. Ayan. Tapos dito po sa kabila. Dahan-dahan lang po. Ayan. Kapag basag na naman yung papalitan nyo, okay lang naman na medyo madagdagan yung basag. Pero pagka ang bubuksan nyo po, wala pa pong basag at iba po ang problema, kailangan po na magdahan-dahan. Ayan po. May lock pa po na isa dito sa kabilang gilid. Ito po, dito. Ito po yung lock. Naaangat na natin pero may lock pa po doon na isa sa sulok na yun. Ang gagawin po natin ay padaanan natin ito sa kabilang side. Tapos angat lang po ng konti. Ayan. Ayun. Tumunog na po. Ibig sabihin, hindi naman siya ganun kanaba. Nadagdagan ng basag. At maangat na natin siya. Ayan po. Check natin yung kanyang loob. Ayan. Ayan po ang kanyang loob. Ngayon, isi-separate po muna natin tong LCD frame niya dito sa back housing. Opo, dito sa framing naman ng board niya. Higa po muna natin ng konti. Ayan. Ngayon po, kumuha tayo ng screw. Yung screw natin na pang tanggal. May tatlo po siyang tornilyo.
Tanggalin lang po natin. Yan. Tanggal lang po. Ngayon po, natanggal na po natin siya. Angat po natin yung pinakatakip nung na frame. Ayan po. Ayan. Dumikit na po yung pinaka-connector nung LCD niya. Tapos tabi lang po natin to dito sa gilid. Ayan po. Ngayon po, maiiwan ngayon itong LCD niya dyan. Tapos ito po, itatabi na po natin siya dito sa isang gilid para hindi na po siya magalaw. Wala na po kasi tayong gagalawin dito. Ulitin ko lang po uli, ito po ay Huawei Tab at T5 AGS2 L09. Ayan po. 10 inches po ang laki niya. Angat lang po natin yung battery. Tapos tabi na po natin sa gilid. Ayan. Ngayon po, itong LCD natin para matanggal natin dun sa pinaka frame. Ayan po, kung nakikita nyo yung frame, eto po siya. Ayan po yung frame, naka frame pa po siya. Ngayon, ang pamalit po natin na LCD, wala po yung frame, kaya itong frame nya aangatin po natin, tapos lilipat natin dun sa bagong LCD. Okay po. Ayan guys, tuloy po tayo ngayon. Kunin na po natin yung ikakabit natin na LCD para makita nyo po. Para ma-check po muna natin. Ayan. Ayan po. Ito ay tsura po ng likod. Ayan. Ito po natin ikakabit yung pinaka-flex cable nya po sa side na to. Ayan. Check po natin. Okay, tama po. Tingnan po natin yung harap. Check natin kung may defect po. Yan, saglit lang. Check natin, saglit lang. Okay. Ngayon po. So, ito po ngayon. Tatanggalin po natin to dito. Tapos, ililipat lang po natin sa kabila. Tara. Kabit po natin ngayon yung bagong LCD para matesting lang po natin bago natin ilagay dun sa pinaka frame nya. Kailangan matesting muna natin siya. Ayan. Tuloy po natin. Ganyan lang po natin siya. Para tapos. Tignan po natin. Power. Okay. Tignan po natin kung natatouch. Nakikita po natin. Okay. Okay, gumagana po. Working siya. Okay po. Ayos po siya. Testing po natin yung kanyang touchscreen kung okay. Oops. Ayan po. Ayan. Okay. Pindot po tayong kakaiba. Testing po natin yung icon niya kung nadadrag. Tignan po natin.
Ito po kasi yung nagtetest ng touchscreen kung may defect po yung touchscreen. Kapag bumitaw po yung dinadrag natin na icon sa kamay natin, ibig sabihin po may palyado po dun sa part ng touchscreen. Sa nakita po natin ngayon, wala pong palyado dun sa mga gilid ng touchscreen. All in all po, okay yung touchscreen. Kaya ilagay na po natin siya sa frame ngayon. Angatin na po natin tong frame. Ilalagay na po natin. Power off lang po muna natin ulit. Yan, balik po tayo dito sa lumang LCD niya. Kukunin na po natin yung frame. Tatanggalin natin ngayon. Ayan. Bali na tanggal na po natin yung pandikit ng frame. Ngayon po, lalagyan natin siya ng panibago. Ito po kasi yung mga luma. Kailangan po tanggalin muna yan at linisin. Ngayon po, maglalagay na tayo ng bago. Ayan po guys. Nalagyan na po natin siya ng pandikit ngayon. Ang inilagay po natin ay yung double-sided tape. Madikit din po yun. Ito po yung itsura nun. Pang LCD po talaga ito. Ayan. Yung pinakailalim niya kulay itim po, kulay black. Ito po. Ayan yung pinakailalim niya. Kaya po itong ginamit ko dahil para just in case may problema po yung LCD, kapag naipix na natin, madali po nating matatanggal. Hindi na po ako gumamit ng B7000 kasi matindi po yung dikit nito kapag ito ginamit natin. Kaya ito lang po muna. Double-sided tape po. Yan. Ngayon po, titesting na natin. Iayos na po natin yung frame. Tapos, i-fix na po natin. Tara. Ngayon po, una po nating ipapasok. Itong frame lang po. Ito lang po ipapasok natin. Ito po unahin nating ipasok ngayon. Tapos, kaya po ito ang uunahin natin kasi kapag inilagay na po natin siya dun sa LCD, mahihirapan po tayo dun sa mga locking na tinatawag. Pag pinrest po natin na nakadikit na po ito sa framing, ang tendency po mababasag po itong mga, yung mga side po niya. Nung mababasag po yung side ng mga LCD. Ngayon po, pag pinrest po kasi natin yan, dahil masyadong matigas. Ngayon po, lagay na po natin to. Itong frame. Ilalak po muna natin. Yan. Yan po kasi yung tamang paglalagay. Para iwas po tayo sa ano, sa damage sa LCD na bago. Yan po. Ilan, lock lang po natin. Yan. Matigas po kasi masyado yung mga lock nito. Ngayon po, tatanggalin na natin to. Tatanggalin na po natin siya para i-fix na po natin tong LCD natin. Yan po, isa-isa natin tatanggalin yung pandikit. Yan yung, meron pa po kasi yung ano, nasa ibabaw. Tatanggalin lang po natin para ma-reveal yung pandikit niya. Yan po, double adhesive tape po yan. Yan po. Ayan po, lalagay na po natin. Fix na po natin.
Tapos lagay po natin yung tornilyo. Saka yung pinaka-frame nung ano, takip. Yan po ngayon, lagay na natin yung tornilyo. Yan po. Lagi nyo pong tatandaan na kapag naglagay po kayo ng panibagong LCD ng tablet na malalaki, lalo na po yung ganitong Huawei T5 na 10 inches, uunahin nyo po munang ilagay yung pinaka-framing ng ano ng LCD bago nyo po idikit ito. Last nyo pong ididikit ito para hindi po siya mababasag. Yun po yung pinaka-safe na way. Ayan po. Ngayon po, ididikit na po natin. Ayan. Dahil may pandikit na nga po, ayan, ipapatong na lang natin siya. Shushoot lang natin. Sentro lang natin dun sa pinaka, ano, bago natin bitawan sa mga gilid. Ayan. Ayan, tapos press lang po natin sa mga sides. Dahan-dahan lang po. Ayan. Ngayon, check na po muna natin kung gumagana ng maayos bago po natin i-press ng i-fix na yung pagkaka-press niya. Check po natin. Ayan lang po. Ayan, hintayin lang po natin. Check po natin kung gumagana yung touchscreen para wala po tayong magiging problema once na na-fix na po natin. Ayan po. Ayan. Ayan. All in all, working po siya. Okay na po. Ayan. Ayan. Maayos po siyang gumagana. Okay. Ayan po. Ngayon po, press na po natin itong mga gilid. Ayan. Para lumapat na po yung pandikit. Yung double-sided tape na pang LCD po. Ang ginamit po dito ng double-sided tape ay yung pang LCD po talaga. Kasi pag iba, mahina po ang kapit nun eh. Pag yung iba ginamit natin eh. Ibang klaseng double-sided tape. Ayan po. Ayan, tapos na po tayo sa pagre-replace ng Huawei T5. 10 inches po. Ayan. Kung nagustuhan nyo po yung video, mag-subscribe lang po at paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na mga videos pa po natin. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.